Paglapit naman nila sa lagusan, agad namang sinalubong ng mga mandirigma ng dibino ang tatlong sinaunang aswang. Pagtulak naman nila rito papalayo, agad namang inilapat ng kanilang pinuno ang mapang pinag-isa nito. Matapos naman niya itong gawin, biglang pumutok ang isang nakakabulag na liwanag mula sa kawalan. Dahan-dahan din nilang nasipat ang animoy pag-ikot ng mga bato sa lugar habang walang patid sa pagpagaspas ang dalawang sanga ng malalaking puno na animoy nagsisilbing arko sa lugar. Segundo lang ang naging pagitan noon nang tumambad sa kanila ang itim na lagusan na animoy binabalot ng purong kasamaan. Sa harapan pa lang din ito, hindi na nila maipagkakaila ang tindi ng presensya na naghahari sa loob ng isinumpang bayan. Matapos naman itong maramdaman ni Hernando, bahagya naman siyang nakaramdam ng kapanatagan nang tapikin ng dibino ang kanyang balikat habang nagwiwika yun ng "Iwasan mong makaramdam ng panghihina. Tandaan mo, ito ang dahilan kung bakit ka nandito. Mababawi mo na ang kapatid mo. Oras na lamang ang makapagsasabi." Dahil sa sinabi nito, muli siyang nagkaroon ng lakas ng loob para magpatuloy. Ang mga panganib ding kani-kanina lang na namumutawi sa isipan niya, unti-unti na ring naglaho dahil sa matindi niyang pagmamalabis na maibalik ang kanyang kapatid. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ng dibino na handa na siya, agad naman siya nitong hinawakan sa bisig, sabay pasok ng lagusan. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang napakadilim na lugar kung saan purong mga itim na bahay at gusali ang iyong masisilayan. Nagkalat din sa himpapawid ang mga sinaunang salot, kalakip ang mga isinumpang taong matagal na roong nakakulong. Ayon kay Hernando, na ang bayang yon ay talaga namang sobrang luma na. Ang mga pasilyo, daan at mga bahay na nakatayo malapit dito, mapapansin mo talagang ang mga taong minsang nanirahan doon ay bigla na lamang naglaho. Sa katunayan, kahit yung mga pamilihan sa lugar, may makikita ka pang bakas ng paninda na kanilang naiwan. May mga kalansay ding nagkalat sa mga daan kasama ng mga mutsyang matagal nang nilisan ng gabay nito. Pagtatapat ng dibino sa kanya, maaaring labiyo ng mga sinaunang antingero na nakiisa sa naganap na labanan. Dagdag pa nito, base sa nakalathalang ulat, higit 100 antingero ang namatay sa lugar na yon. Hindi na rin nakuha pa ang kanilang mga labi sa kadahilan ng pagkatapos ng digmaan, agad na isinelyo ng mga nakatira sa kanila ang isinumpang bayan. Matapos naman itong marinig ni Hernando, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niya ang pag-ihip ng isang malamig na hangin na nagmumula sa direksyon ng isang mahabang tulay na gawa sa bato. Kitang-kita nila ang lugar na yon, gawa ng sabukana pa lamang ng bayan, yun na talaga ang una mong masisilayan bago makarating ang iyong paningin sa kabilang parte nito kung saan naroon ang palasyo ng isinumpang pinuno. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, agad naman niyang napansin sa pinakagitna ng tulay ang isang tumpok ng solidong bato na pinagmumula ng malamig na hangin. Noong una, inakala niyang pangkaraniwang bato lang ang pinagkulungan ng pinuno, pero habang papalapit na sila sa kinaroroon na nito, doon niya napansin na isa pala yung tumigas na yelo. Bukod kasi sa napakalamig nitong presensya, napansin din niya ang mga bahay sa lugar na yon, na animoy nababalutan na rin ng makapal na yelo. Pagdating naman nila sa bukana ng tulay, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Hernando nang masipat niyang ilang milya ang layo nito mula sa palasyo. May nakikita na rin siyang tao sa gitna, pero hindi niya mawari kung si Magnifico ba yon o yung hanagob na kasama nito.
Ang mas ikinagulat niya pa ay nung mapansin niya ang ilalim ng tulay na punong-puno ng mga nilalang na animoy gustong-gusto nang tumakas sa lugar na yon. Yan ang dahilan kung bakit katapusan na ng mga bansa kapag nabuhay ang pinuno ng isinumpang bayang ito. Lahat ng mga nilalang na nakikita mo dyan sa ilalim, aahon at pupunta sa mundo ng mga tao. Lihiyon ang dami nila at walang makapagsasabi kung ilan ang kabuuan nilang bilang. Ipagpalagay na lang nating 2 beses silang mas marami kumpara sa lahat ng taong naninirahan sa mundo nyo. Sa oras na matupad ang hangarin ni Magnifico, una niyang lilipulin ang lahat ng tao bago niya salakayin ng mga dimensyong karugtong ng mundo. Paglalahad ng dibino sa kanya. Dagdag pa nito na, sa oras na mangyari ang bagay na yon, babalutin ng hindi maipagkakailang digmaan ang buong sanlibutan. Maaalarma ang lahat ng nilalang, dahilan para magsimula na itong maghanda para sa papalapit na digmaan. Magsisilbi din itong dahilan ng mga demonyo upang tuluyan na silang magpasakop sa kapangyarihan ni Magnifico. Buwan lang din ang magiging pagitan bago nila tuluyang matalo ang kahuli-hulihan sa kanilang mga kalaban. Sa mga sandaling ganun nga ang mangyari, magiging buhay na impyerno na ang mundo. Ang mga magdurusa ng husto ay ang mga taong makakaligtas sa pananakop. Mananatili rin sila sa ganoong kalagayan hanggang sa sumapit ang araw ng paghuhukom. Dahil sa mga ganoong pangyayari, mabilis na mawawala ang mga kalakaran ng bawat bansa. Babalutin ng asupre ang buong kalupaan at sa bawat pagsimoy ng hangin na nagmumula sa norte, sasabayan niyo ng may itim na alikabok na nagmumula sa mga nawasak na bansa. Lalabas sa mga bunganga ng bulkan ang mga nilalang na galing sa impyerno at hahanapin ito ang mga taong nakaligtas sa paglipol ni Magnifico. Makikiisa rin yon sa mga nangyayaring digmaan sa kabilang dimensyon upang mabilis nilang masakop ang lahat ng mundong may buhay. Habang tumatagal ang ganoong sitwasyon, mas lalo lang ding lalakas ang puwersa ng mga ito. Bagaman nagsusumikap ang mga nasa itaas na magbaba ng tulong, hindi nila ito maaaring gawin ng basta-basta dahil sa kanilang mga ipinangakong salita. Gayunpaman, ang lahat ng mga magtitiis sa mga sandaling yon, makakamit ang kaligtasang kanilang pinapangarap. Upang magkaroon din ng kalaban itong si Magnifico, sa pamamagitan ng mga anghel, magpapadala yon ng sugo. Yun nga lang, walang makapagtutukoy sa eksaktong panahon na isisilang ito, sa kadahilan ng hindi saklaw ng panahon, ang mga salita ng Diyos. Alam nyo ba, ang isang araw ng Diyos, 1,000 taon na sa mundo ng mga tao? Gayon yung kahaba, kaya magiging ganun din katagal ang paghihintay ng mga taong makakaligtas sa paghahari ni Magnifico sa oras na sila'y mabigo. Nang marinig naman ni Hernando ang tungkol dito, halos hindi naman niya mawari kung ano magiging buhay nila kung sakaling ang mangyari ang ganoong bagay. Dahil sa kanyang mga nalaman, mas lalo siyang nagmalabis na magtagumpay sa sigalot na kanilang kinakaharap. Matapos naman nilang makapag-usap, nagsimula na silang maglakad sa tulay na yon. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, sinasabayan naman yon ang pagsimoy ng malakas na hangin, kalakip ng mga atungal ng nilalang sa ilalim nito. Ramdam din nila ang pag-uga ng mga bato, dala na rin ng katandaan. Makinig ka, Hernando. Sino man ang makakasalubong natin dito, huwag kang mag-alangan. Ilang beses ka nang nahulog sa patibong ni Magnifico. Kaya sana, huwag na huwag mo na itong hahayaan. Tandaan mo, sa lahat ng ating misyon, ito ang pinaka-importante sa lahat. Wika sa kanya ng dibino.
Makakaasa ho kayo, pinuno. Pagsusumikapan kung hindi na ako mahuhulog sa kanyang mga bitag. Sagot naman niya rito. Kasabay ng kanyang pagwika, ay ang mabilis naman niyang pagtaas ng bakod at puder sa kanyang katawan. Sinabayan na rin niya ito ng malalalim na usal upang masigurong mananatiling buhay ang kanyang mga bakod sa loob ng mahabang oras. Matapos naman niya itong gawin, tahimik naman siyang sumunod sa dibino hanggang sa kalaunay muli na naman siyang natigilan sa paglalakad nang masipat niya ang kanyang asawa at ang kanyang panganay na anak. Hindi niya mawari kung papaano yun doon napunta, subalit nasisiguro niya ang mga ito ang kanyang tunay na pamilya. Bukod kasi sa mga amoy nito, wala rin siyang napapansing kakaiba sa kanilang mga katawan. Sinubukan din niyang tingnan ang mga espiritu nito, ngunit wala siyang nakitang nagtatagong demonyo. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, katulad na katulad talaga ang mga gawin nito, ang pamilya niyang matagal na niyang iniwan. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niya itong itinanong sa dibino. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, maging ito man hindi tumanggi sa katotohanan yun. Ayon dito, maaaring naimpluwensyahan ni Magnifico ang kanyang mga naiwang pamilya. Nasisiguro din itong hinikayat niya yon bilang tagasunod para lamang sa iisang layunin at yon ay mapigilan ang kanyang mga akto. Matapos naman itong mailahad ng dibino, agad naman nilang nakita ang itim na punyal na hawak ng kanyang mag-ina. Dahan-dahan din yung tumitig sa kanila at pagngisi ng mga ito, walang pagdadalawang isip nitong itinarak sa kanilang mga dibdib ang mga punyal na yon. Pag-agos naman ng dugo sa kanilang mga katawan at bunganga, hindi naman ito maiwasang mapangisi habang dahan-dahang umaangil at kalaunay sumigaw ng napakalakas. Sa isang iglap, binalot sila ng napakaitim na presensya na sa sobrang lakas, nagkaroon na yon ng wangis ng isang itim na paru-paro. Segundo lang din ang naging pagitan, nang tuluyan na yung magpalit-anyo. Habang dahan-dahang umuunat ang katawan nito, kitang-kita naman nila Hernando ang mga demonyong bigla na lamang humawak sa katawan ng mga ito. Paglalarawan niya rito, maliliit na nila lang ang mga yon pero meron itong nakakapangilabot na wangis. Bukod sa maladagan itong buntot, may mga matutulis din yung sungay at mga tenga. Lumuluwa rin ang mapupulan itong mga mata, tapos may napakalapad yung bunganga na halos nagkukubli na sa kalahati ng kanilang muka. Sa bawat paghawak din ito sa balat ng kanyang mag-ina, nagiiwan yon ng malalalim na sugat hanggang sa kalaunay nagpumilit ng pumasok ang mga ito sa loob ng katawang lupa ng dalawa. Matapos naman yung gawin ng mga demonyo, doon na unti-unting tumambad sa kanila ang mga nilalang na parang may sahayop na wisyo. Bukod sa umaangil lang ito, hindi rin ito iniaalis ang kanilang paningin sa kinaroroonan nila Hernando. Hindi naglaon, pag-unat naman ng mga bisig nito, agad naman nilang napansin ang pagbaon nito sa tulay na bato. Maya-maya pa, walang pagdadalawang isip na rin yung sumugod sa kanila na siyang naging sanhi ng pagpapalit-anyo ng dibino. Bago pa man makalapit ang mga nilalang na yon sa kanilang kinaroroonan, gamit ang usal ng kidlat at delubyo, gumawa siya ng hindi nawawasak na harang. Gayunpaman sa kabila nito, di pa rin nasindak ang dalawang nilalang. Sa halip na umiwas, harapan nilang binasag ang harang na yon upang patunayan kay Hernando na hindi biro ang lakas na kanilang tinataglay. Pagramdam naman niya sa puwersa ng mga ito, agad naman niyang napansin ang tila bang pag-usog ng kanyang mga paa. Bagaman ramdam niyang wala yung sapat na kakayahan para mawasak ang harang, aminado naman siyang sapat na ang lakas nito
upang maipabalik sila sa entrada ng tulay na bato. Dahil sa pangyayaring yon, pilit naman siyang nagpakatatag upang hindi siya basta-bastang magapi ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, paglutang naman ng dibino, buong puwersa naman itong sinunggaba ng dalawa, gamit-gamit ang mga liwanag sa likod nito na nagsisilbi nitong mga pakpak. Pagsilay naman niyang nakikipagbuno na ang kanilang pinuno, hindi na rin siya nagsayang ng oras pa para tumulong. Sa sandaling nailapat niya ang elemento ng apoy sa kanyang sandata, hindi na rin siya nagdalawang isip na sumugod pa. Dahil sa nagkataon naman noong hindi na niya makita ang wangis ng kanyang mag-ina, kung kaya't nagawa niyang tumagal sa kanilang paglalaban. Aminado rin kasi itong si Hernando, wala na siyang nararamdamang pagmamahal sa kanyang asawa. Hindi na rin siya mapipigilan ng kanyang emosyon dahil higit na mas mahalaga ang kanyang kapatid kaysa sa mga itong tumalikod sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, sa pamamagitan lamang ng anim na kataga, napalabas niya ang espiritual na lubid na tinatawag nilang panggapos ng kamatayan. Singbilis ng kidlat ang pagpulupot nito sa dalawang nilalang na siyang naging sanhi upang magkaroon ng sapat na oras ang dibino para maiwasiwas ang kanyang latigo. Pagtama naman ito sa dalawa, agad naman yung napalupasay sa lupa habang sumisigaw. Dahan-dahan na rin yung bumalik sa orihinal nitong anyo, buhat sa kawalan nito ng lakas para magpatuloy sa laban. Nang mapansin naman yon ng dibino, sa pamamagitan ng latigo nito, inihulog niya yon sa karimla ng tulay. Wala kasing harang ang tulay na yon, kaya pagpalo niya rito ng malakas, agad naman yung tumilapon patungo sa bangi ng karimlan. Matapos ang mga pangyayaring yon, tanging sigaw na lamang ng kanyang mag-ina ang narinig niya. Hindi naglaon nang maglaho na ang boses ng dalawa, unti-unti namang bumalik sa orihinal nitong estado ang dibino. Si Hernando naman, dahan-dahan nang ibinaba ang kanyang armas, hudyat ng pagtatagumpay. Maya-maya pa, dala na rin ang kanilang pagmamadali, agad naman nilang nilisan ng lugar para mapigilan na itong si Magnifico. Nga pala pinuno, para magkaroon kayo ng ideya sa tulay na yon, kasing lapad ito ng dalawang kalsada na ating nakikita sa mga daan ng sasakyan. Dahil sa lapad nito, may mga malalaking pundasyon yon sa ilalim na nababalot ng mahika. Yon ang nagpapanatili ng tibay ng tulay na siya namang naging dahilan upang manatili itong nakatayo sa loob ng mahabang panahon. Kung hindi rin nagkakamali itong si Hernando, nasa 5 kilometro ang layo nito. Binabalot din ang kadiliman ng buong paligid nito na kahit narating mo na ang gitna, di mo pa rin makikita ang kabilang dulo. Sa mga sandali ring nasa itaas ka ng tulay, mararamdaman mo ang lakas ng simoy ng hangin na animoy dumadaan sa malalaking pasilyo ng yungib. Kasabay din ang pag-ihip ng hangin yon ay ang pagrinig mo naman sa pagnanangis ng mga nilalang sa ibaba. Kung pakikinggan, mapapansin mong para lang itong pangkaraniwang tao na humihingi ng tulong, pero sa oras na sinipat mo ito, doon mo makikita ang mga demonyong pilit na umaakyat sa matatarik na dingding ng bangin. Bawat isa sa mga ito nagpapaunahan na animoy, magagawa nila doong makaakyat. Subalit dahil sa lakas ng harang na pumipigil sa kanila, hindi nila yon magawa-gawa. Inaasahan naman yung mangyari ng dibino, lalo pat 16 na mga antingero ang nag-alay ng kanilang mga buhay para hawakan sa loob ng napakahabang panahon ang mga kristal na pinagmumulan ng harang na yon. Nakita ito mismo ni Hernando nang ituro sa kanya ng dibino ang kinaroroonan ng mga labi nito.
dahil sa kanyang mga nakita, agad naman siyang napaniwala. Matapos naman niyang masilayan ang mga antingerong yon, hindi naman niya maiwasang magbigay galang buhat sa sakripisyo nitong ginawa para sa kanilang lahat. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa kalaunay narating na nga nila ang kinaroroonan ng tumpok ng yelong nangingiting. Pagsilay naman niya sa loob ng bagay na yon, doon niya nakita ang isang haring may korona na nakaupo sa itim na upo ang gawa sa mga espada. Bagaman matagal na itong nakaluklok sa lugar, pansin na pansin pa rin niya ang kulay berdeng liwanag na nagmumula sa mga mata nito. Ang gulok namang hawak-hawak nito, naglalabas ng isang napakakapal na itim na usok na parang sa kahit ilang milenyo na ang dumaan, nananatili pa rin itong buhay at makapangyarihan. Pagsilay naman ng dibino sa bagay na yon, ramdam naman niya ang matinding pagkabahala nito. Kahit hindi nito sabihin, aminado yung malalagay talaga sila sa panganib sa oras na mapanghawakan yon ni Magnifico. Maya-maya pa, nang akmang lalapit na sila sa kinaroroonan nito, bigla namang tumalon sa kanilang harapan ang maranhig na may dugo ng hanagob. Paglapag naman ito sa sahig, doon nila nakita ang hawak-hawak nitong punyal na gawa sa itim na tipak ng kahoy. Nakasuot din yon ng isang medalyon na naglalabas naman ng lilang liwanag ang palawit nitong mutsa. Maliban sa bagay na yon, ramdam din nila ang lakas ng nilalang dahil sa lakas ng kanilang kalaban. Yun lang din ang may maladugong mga mata. Sa pag-angil naman ito, agad namang umusli ang mahaba nitong itim na pangil sabay atungal sa kanila. Matapos naman yung gawin ng nilalang, nanatili naman yung nakatayo na parabang naghihintayo ng utos mula sa kanyang pinuno. Dahil dito, wala namang ibang ginawa sila Hernando kundi ang magmasid habang pinakikiramdaman ng ritual na kasalukuyang ginagawa ni Magnifico. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman nilang aatake na ang nilalang, narinig naman nilang magwika si Magnifico ng "Ruble! Makipaglaro ka muna sa kanila! Kayang-kaya mo na yung dibinong yan!" Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad namang napansin nila Hernando ang hindi mabilang na mga demonyo na nanananahan sa katawan ng maranhig. Hindi nila mawari kung ano nangyayari rito, pero sa estado nito, alam nilang isa lang ring biktima ang ginagamit nitong katawan. Kung hindi rin sila nagkakamali, matagal nang pumanaw ang nilalang na yon na siya namang maaaring naging daan upang magamit ni Magnifico ang katawan nito. Ang hindi lang nila maisip kung sa hinaharap ba nito kinuha ang katawang yon o hindi naman kaya'y sa nakaraang panahon. Sa lakas kasi ng Encantadores, nasisiguro nilang hindi imposible ang makapaglakbay yon sa panahon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat naman nilang naghahanda na ang maranhig, pasimple naman siyang nilapitan ng dibino, sabay bulong sa kanya ng "Ako na ang bahala dyan. Gawin mo na ang magagawa mo sa Encantadores. Siguraduhin mo lang na bago niya matunugan ang tungkol sa pentagramo mong hawak, naunahan mo na siya." Nang marinig naman ni Hernando ang tungkol dito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos ang kanilang pagpapalit ng plano, bahagya naman silang natigilan nang mapansin nila ang pagsugod ng maranhig. Habang binabagtas nito ang daan, agad naman nilang napansin ang pagkakaroon nito ng tatlong anino na bigla na lamang nagkaroon ng anyo. Malayong-malayo ito sa wangis ng maranhig, kung kaya't agad namang naunawaan ng dibino na abilidad yon ng mga demonyong nanananahan sa katawan nito.
Sa pagsunggab naman ng mga nilalang, walang patid naman itong inatake ang kanilang pinuno. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman itong iwinasiwas ang hawak nitong latigo. Subalit pagtama nito sa mga anino, laking gulat na lamang ng dibino nang mawala ang mga ito. Nang mapansin naman niya ang kakaiba nitong abilidad, doon niya napagtanto na may kakayahan itong lumipat ng mabilis sa ibang lugar. Nasisiguro niya kasing napakabanal ng liwanag na kanyang ginagamit, kung kaya't walang sino mang nilalang na nasa panig ng kaliwa ang may kakayahang pigilan o salagin ito. Sa oras kasi na ginawa nila ang bagay na yon, matutusta ang kanilang katawang lupa, kalakip ng pagkatupok ng kanilang mga kaluluwa. Dagdag pa ng dibino na ang tangan niyang kapangyarihan ang isa sa mga kinakatakutang sandata ng lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil sa ganoong dahilan, doon na rin napilitan ng dibino na ilabas ang iilan sa kanyang abilidad. Pagdistansya naman ito ng ilang metro, agad naman itong nagpalabas ng espiritual na pergamino na siyang naging daan upang makapagtawag ito ng mga espiritual na sandata. Pag-ilag naman ng maranhig at ng mga kambal nitong demonyo sa pag-ataking yon, agad namang nag-usal si Hernando sa mutya ng gabing tanga niya, sabay balot sa kanyang katawan, ng elemento ng hangin. Pagramdam naman niyang nawala na siya sa mga mata ng kanyang kalaban, mabilis naman niyang tinahak ang daan patungo sa kinaroroon na ni Magnifico. Paglundag naman niya sa nakatumpok na yelo, simbilis naman ang hangin ang pagbulusok niya rito, ngunit bago pa man siya makalapit, napansin naman niyang bumagal ang pagtakbo ng oras. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa kinaroroon na ng susi ng panahon, napansin niyang nagliliwanag ito. Sa puntong yon, unti-unti namang napasilay sa kanya si Magnifico habang dahan-dahang ngumingisi. Punong-puno ka talaga ng tiwala sa iyong sarili. Anong akala mo? Pagmamay-ari mo pa rin ba ang susi ng panahon? Hindi ako naglakbay ng walang ginagawa rito. Alam mo naman siguro ang abilidad nito, sapagkat isa ka dati ritong nagmamay-ari. Kahit anong ipakita mong abilidad, Hernando, hinding-hindi mo ako mahahawakan. Natutuwang wika sa kanya ni Magnifico. Kasabay ng pagsalita nito, ay ang pagtaas naman ito ng kaliwang kamay sa hangin na siyang naging sanhi upang mawala ang abilidad na ginamit niyang pangkubli. Hindi naglaon, nang mapansin naman niyang nakita na siya nito, agad naman niyang ibinaling sa ibang direksyon ng kanyang atensyon. Dahil sa ginawa niya, nakalapag siya sa gilid na parte ni Magnifico nang walang nangyayari sa kanyang masama. Bagaman ganun nga ang nangyari, aminado siyang pinalapag siya ng nilalang nang walang pagnanais na umatake. Pagtayo naman niya sa gilid ng tulay, agad naman yung bumungad sa kanya na patuloy pa rin sa paggawa ng simbolo malapit sa nakatumpok na yelo. Napansin din niyang gumagamit yon ng sarili nitong dugo na alam niyang isa sa pinakamabisang pangmarka kapag lumilikha ng isang makapangyarihang ritual. Dahil dito, ramdam niya ang nalalapit na pagtagumpay ni Magnifico para makipag-isa sa pinuno ng isinumpang bayan. Okay, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Gulat ba kayo? Nabanggit si Ruble. Alam ko, 99% na nakikinig sa akin ngayon dito or yung mga sumusubaybay sa series ko na kilalang kilala nyo kung sino si Ruble. Sobrang naging sikat din yung kwento niyan dito ni Ruble sa channel natin, yung series niyan. Sobrang marami rin ang nag-abang dyan. Pero ang galing, no? Nakapaglakbay tong si Magnifico sa iba't ibang panahon, tapos pinili niya si Ruble na isang napakalakas na maranhig. Alam nating lahat yan kasi nasubaybayan natin yung kwento nito, eh. So ito magandang laban ngayon.
Alam ko marami magre-request sa inyo nito. Ruble, laban dun sa dibinong anghel. Ang gandang bakbakan nito kasi naiwan yung kwento ron eh. Kasi sinundan nga ni Hernando to si Magnifico eh. So hindi natin alam kung ano magiging resulta. Eh sana wag naman humantong na isa sa kanila yung mamatay, no? Sana may umawat. Well, si Roble matagal naman ang patay. Binuhay lang ulit ni Magnifico. Kaya tingnan natin, episode 14, sobrang pasabog nito. Kaya pahintay na lang ako. Salamat.